Napakalis ng mga Muslim, sabi ng ating mga ulama. At ta'assub lima alayhil aba wal ajdad. Yung pagiging panatiko sa mga tradisyon, kaugalian ng mga ninuno. Kahit pa itong tradisyon na ito, kaugalian na ito, ay nalalabag niya ang relihiyon ng Islam. At patuloy natin pinanghawakan, kahit nalalabag niya ang Islam, o di kaya ginagawa natin yung bagay na lumalabag sa relihiyon ng Islam dahil sa mga ninuno o di kaya tradisyon ng ating mga ninuno. Nagiging taso, panatiko tayo. Dapat tayong maging aware, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil sa ngayon, sa dito sa atin sa Pilipinas, may mga liis na sekta na kanilang ang paanyaya ay dapat daw tayo bumalik sa mga reliyon ng ating mga ninuno dahil daw itong mga ulama ng Saudi dumating, mga Wahhabi na puro na lang bid'a, puro na lang bid'a, puro na lang bid'a ang narinig sa kanila. Dapat nating balikan yung mga turo ng ating mga ninuno. Napaka-batil, panlilinlang, kasinungalingan. Ano bang nauna? Ano bang dating relihiyon? Relihiyon ng mga ninuno o relihiyon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba? Pagdating sa relihiyon, usapan relihiyon, doktrina naman o mga batas sa relihiyon ng Islam, dapat Quran at Sunnah ang ating gagawin reference. Kahit kaugalian yan, na kaugalian natin, kung lumalabag sa Quran at Sunnah, pangahawakan pa rin natin ang Quran at Sunnah. At iwan natin yung tradisyon o mga ano pa mang nakaugalian ng ating mga ninuno. Noon, yung mga ninuno natin, kakaunti yung mga ulama. At normal na kapag kakaunti ang mga ulama, dumarami ang maling katuruan. Halimbawa sa pagkasal, ngayon, alhamdulillah, pinakilala sa atin ng ating mga ulama na may mga bida sa pagkasal, may mga bida dito, magpasalamat tayo. Dahil itinuro nila sa atin ang tama at tunay na katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Huwag tayong maniniwala sa sinasabi ng mga lihis, mga ligaw na mga sekta, mga taong sinasabing dapat tayo natin kunin yung mga dating katuruan ng mga ninuno. Pagmamuli doon, Nabi, ano pa mga bida? Hindi ganyan ang relihiyong Islam. Hindi ganyan ang Muslim. Ang ginagawa nating batayan, ang ginagawa nating basihan ay ang Quran at Sunnah, hindi ang mga kaugalian ng ating mga ninuno. Kung may mga kaugalian ng ating mga ninuno na magaganda, na sumasakayon sa Quran, kunukuha natin. Subalit kung may mga tradisyon, kaugalian na lumalabag sa relihiyong Islam, sa Quran at Sunnah, na pinakilala, sinabi sa atin ng ating mga ulama, na ito ay bid'ah. Ito ay wala sa katuruan ng Islam. Ito ay pagtatambal. Dapat natin iwasan dahil bilang Muslim, ang referensya, ang basihan, katibayan natin sa ating doktrina, sa ating mga batas, sa lahat ay ang Quran at Sunnah. Sabi ng mahal na propeta, Taraktu fikum shay'ain may tamasaktum bima lam tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Iniwan ko sa inyo ang dalawang bagay. Kung inyong pangahawakan, hindi kayo maliligaw. Sinabi ba niya ang kaugalian ng mga ninuno? Ang Quran at Sunnah, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Itong mga paggamit ng katibayan, basihan ng mga ninuno, sinabi ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na itong mga gawin, itong argumento, pangangatwiran ay argumento din ng mga mushrik, mga hindi pagano. Ano sabi ni Allah? Ittabi'u idha wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Kapag daw sinabi sa mga mushrik, hindi mga mananampalataya, sundin nyo ang ipinahayag ni Allah, ang katuruan ng ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin nila, hindi, bakos susundin namin kung ano yung natagpuan namin mga kaugaliang katuruan ng aming mga ninuno. Ito yung mga argumento, katwiran, na ginagamit ng mga mushrik noon, nung dumating ang mahal na propeta, at ngayon sa atin sa Pilipinas, na mga lihis na sekta, mag-ingat tayo. Kilalanin natin kung kanino natin kinukuha ang ating relihiyon, sino mga ulama, dapat mula sa mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Gabayan nawa tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, patatagin nawa tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa matuwid na lahat.